Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So it's me again, Reyna Janine. For today's video is i-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat mong alaman sa Okay Business. Before that, please click the subscribe button below and tap the notification bell para updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. So itong mga bagay na i-share ko is based on my experience lang and observation. Unang bagay na dapat mong malaman bago pasukin ang Okay Business is supplier. So, maraming supplier ng Okay dito sa bansa. Kasi din yung mga Okay na nandito sa Pilipinas is galing naman yun sa abroad. Yung iba't ibang supplier dito sa Pilipinas is marami din silang supplier dun sa ibang bansa. Or sabihin natin na iba-iba. So, iba-ibang tao yung supplier nila sa ibang bansa. So, pwedeng yung supplier natin ng Okay is magaganda yung laman niya. Kunwari, first order natin is maxi dress. Uso ngayon. So, for example, yung maxi dress is magaganda yung laman. So, ito yung first supplier na binibilhan natin. So, maxi dress. So, kunwari, magaganda yung laman ng bale, maxi dress. Yung parang 90% as in maganda. So, 10% lang yung may damage, butas, or reject, ganyan. So, next bale naman natin is, kunwari, may second order na tayo. Yung second order natin na ladies denim shorts is parang medyo wale. So, for example, same supplier lang natin yan ha. So, same supplier lang nung first order natin. So, yung second order natin is parang wale. So, ilagay natin na parang 50% lang yung magaganda. So, parang medyo lugi tayo dyan. So, yan yung sinasabi ko na dapat nyong malaman before kayo mag-ukay is una is yung supplier. Kasi pwede naman na yung first order natin is swerte tayo. Tapos yung second order natin is parang medyo lugi tayo, ganyan. As in, depende talaga sa bail na ano, yung bail na mapupunta sa'yo, ganyan. So, ikalawang bagay na dapat mong malaman bago ka mag-ukay business is yung code. So, maraming code ang mga ukay. For example, ang maxi dress is may code na AB1. Tapos, may code din na AB2. May code din na AB3, AB4, AB5 hanggang 5. Ganyan, for example. So, for example, maganda yung code na AB1. Tapos yung AB2, medyo hindi. AB3, maganda. AB4, hindi. AB5, maganda. Kunwari lang ha. Tapos, yung AB1, sample ko kanina is yung AB1 is maganda. Ikaw na umorder ng maxi dress na AB1 is magaganda yung laman. Tapos, yung AB2, yung friend mo, for example, nag-order siya ng AB2. Diba yung AB2 na example ko kanina is medyo hindi maganda. So, yun. Talagang dapat mong malaman yung ano yung code ng gusto mong orderin kapag gusto mong mag-ukay business. Kasi iba-ibang code yan eh. Maraming code ang ukay. Kaya kung order ka, tapos alam mo yung code na magagandang code, as in ilista mo yung mga magagandang code na sa tingin mo or na obserbahan mo sa mga ibang customers or suppliers ng Okay, as in parang na legit check talaga nila or as in na prove nila na maganda talaga yung laman ng code na yan, is ilista mo kagad. Tapos pag o-order ka na ng Okay or yung gusto mong orderin na bale, i-inquire mo kung yung gusto mong code is available ba yung supplier mo, ganyan.
So, kunwari, maxi dress. So, naisip mo na, ay, uso ngayon ang maxi dress. So, order ako ng maxi dress. Tapos, chat mo yung supplier mo. Sabihin mo na, uy, ma'am, sir, may maxi dress ka ba dyan? Ganyan. Tapos, hindi mo pala alam na iba-ibang code yung maxi dress. So, for example, bigyan ka ng AB2, ganyan. So, yung AB2 na example ko kanina is parang hindi naman medyo maganda, diba? Kaya dapat, before mo pasukin ang UKAY business, is alam mo yung code. Kasi importante din yun. Yung code is dun mo ma-base yung laman ng bail. Pero, disclaimer lang ha, yung bail talaga is not all na ganitong code. Kunwari yung AB1 is, yung sinabi ko kanina is, for example, maganda. So, disclaimer lang ha, not all na bail na ganyang code is magaganda. So, yan ang isipin nyo na walang perfectong bail. Lahat ng bail is may palya talaga. So, kaya nga sinabi ko kanina, pag-order tayo ng bail is, kailangan natin mag-pray na makatanggap tayo ng magandang bail. Ikatlong bagay na dapat mong malaman bago ka mag-UKAY business is yung bail. So, yun nga, yung sinabi ko kanina na yung bail is depende talaga sa laman. Not all bail. Hindi lahat ng bail ay perfect. Hindi lahat ng bail ay perfecto yung laman. Hindi lahat ng bail colorful. Hindi lahat ng bail may palya. Hindi lahat ng bail magaganda. Ganyan. So, sa UKAY talaga, I mean, before talaga natin pasukin ang UKAY, dapat isipin na talaga natin na walang perfectong UKAY. Pero, yung mga palya naman dyan, or yung mga may mga damage, pwede pa na mga ayusin yan, or butas, mariresolve naman natin yan. Basta gawan lang talaga natin ang paraan. Kunwari, yung butas. Anuhan natin, lagyan natin ng patches, ganyan, or tahiin natin. So, believe me, as in, kapag sineryoso mo talaga ang UKAY, doble or triple pa ang mababalik sa'yo. Depende sa presyohan. So, kami, hindi ko naman masasabi na parang umabot ng doble or triple yung bumalik sa amin kasi sinabi ko nga na mura lang yung tinda namin na UKAY, ganyan. So, yun lang. Yung kailangan mong malaman na mga bagay bago mo pasukin ang UKAY business, supplier, code, and bail. So, mahalaga talaga yung tatlo. I would like to add na before mo pasukin pala ang UKAY, kailangan mong lawakan ang isip mo na kaya mo. Kasi alam naman nating lahat or alam ng mga UKAY seller na wala talagang perfectong UKAY. So, sa mga UKAY sellers dyan, padayon lang, laban lang. So, kaya natin to, laban lang gihapon kahit padayon ang buhay. So, walang susuko sa UKAY hanggat pwede pang magbenta ng UKAY. So, kaya natin to, mga UKAY seller. And then, kung may natutunan kayo sa video, please click the subscribe button below and tap the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. See you on my next video, guys. Yun lang po. Bye-bye!